Kailan mong dila ko? Good morning, mga Batang Superbook sa buong Pilipinas at sa buong mundo! Yes, samaan nyo kami sa isang oras ng tawanan at kwentuhan! Dito lang sa paboritong online tambayan tuwing Sabado ng umaga, ang Batang Superbook Interactive! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Israel! Mabuhay, mabuhay ang Pilipinas! Okay, guys, mabuhay! Tapos na! Places! Anong places? Ano yun? Well, maglalaro tayo today ng Philippine edition ng Super Quiz Mo. Ay, ano yan? Bakit wow, yan? Wait lang. Anong Super Quiz Mo? Ito na, maglalaro na tayo. Game ba yan? Ay, oh. Oo, quiz nga. Kaya parang ginawa na natin to dati. Ha? Exactly. Ang only difference nun ay ikaw ang host. Oh. Pero ibibigay ko muna ang flag kay Loksan. Ayan. Thank you, Loksan. Oh, ano? Ano ba yung nakaka-pressure naman? Pati gizmo-gizmo-gizmo ka. Ay, nakakaba naman yan? Madali lang naman ang instruction. Ang gagawin niyo lang, kakamay kayo sa tuhod. Kamay ano? Sa tuhod. Ano ang kamay sa tuhod? Kamay sa tuhod? Maglalagay ng kamay sa tuhod. Ayun, okay. Ayan. Kamay sa tuhod. Okay. Okay. And then, kapag sinabi kong go, paunahan kayong erase niyo yung flag niyo. Ganito? Yes. Oh, nauna ako. Wala pang go, wala pang question. So I have here 6 questions about Philippine independence, Israel, and of course, the episode today. Oh, yeah. Bakit ganun halo-halo? Huh? Siyempre, kailangan halo-halo. Quiz nga eh. Question. Today. Okay na? Oh, sige. I-try muna natin. Oh, nauna ako. Talo ka na. Talo ka na. Oh, ito na. Wala na. Okay. Question number 1. Dun! Dun, 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 dun! Dun, 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 dun! Okay, question number 1. Pang ilang Independence Day na natin ngayong 2015? Ay! Sino na una? Still. Sino na una? Ako. Oh, sige, Adele. 117? Tama! Yay! Yay! Okay, 1-0. Okay, number 2. Dun, 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 dun! Ang pangalan ng reign ng pumalit kay Queen Vashti ay... Esther! Yay! 1-1! Mandaraya siya, hindi pa tapos yung question. Okay lang yun. Okay lang ba? Ibig sabihin, basta kung alam, kung feel nyo na yun yung sagot, go for it. Cheer nyo ako, pag-pray nyo ako, Batang Superbook. So, number 3, true or false? Ang Pilipinas. Ang Pilipinas na naglag. Hala, nahulog ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay nahulog yan. Okay, game. Ang Pilipinas, ang tanging bansa. Okay, sige. True. Tatapusin ko muna ang sagot. Ang tanong pala, ang Pilipinas ang tanging bansa sa Asia na bumoto pabor sa Israel noong 1947 sa ako, United false. Nations. Ako, false. Tama yung sagot. Tama ang sagot niya. Dahil ang Pilipinas ang tanging bansa sa Asia na bumoto pabor sa Israel noong 1947. Nagreklamo si Kuya Adel! Sige, hindi na ako magreklamo. May ano lang tayo mag-usapan. Number 4. Saan unang winagayway ang bandila ng Pilipinas? Oh. Adele. Kawit Cavite. O sige, ang sagot mo? Kawit Cavite. Pero nauna siya. Oh. Oh, pero taga Cavite ka. Ano score? Recap. 2-2. Sino 3? 2 pa lang ako. Siya yung 3. 3? 3? Sino ba? Ako. 2-2. Okay. Apat, number 5. Ano ang pangalan ng pinsan ni Queen Esther? Oh! Oh. Adele. Mordecai. O okay. Mardikeyo. Okay. Oh. Tama. Oh, last question. First 4 ba? Okay. It could be anybody's game right now. Right? Ayun. Wow, what? 3 ka, diba? Ikaw 2. Oh. Pag nasagot mo to, meron tayong mag-iimbento ko ng bonus question kasi 6 na questions lang. Tulad ng question number 3. Uulitin. Oy, hindi ko wini-invento yon. Okay? Number 6. Anong ibig sabihin ng tatlong between sa bandila ng Pilipinas? Sabay. Isa pa. Ah. Ano? Oh. Ang daya! Bakit? Tapusin mo ni question. Anong ibig sabihin ng tatlong between sa bandila ng Pilipinas? Luzon, Visayas. Mindanao! Mali ka! Okay. Tay! Hindi yun. Lahat! Nagbago na? Hindi. Hindi, iba to. Hindi. Okay, mag-bonus question tayo. Mag-iisip ako. Okay. Saang probinsya nagmula si Queen Esther? Ay! Sabay.
sa Cavite din. Ano? 5. Iloilo. Eh, ikaw. Pwede mo sa ano ba yung kanina sa Azusueras? Ano? Susa. Susa. Ay, sa Susa. Oh, Queen Esther of Susa. Hello. Ano, wala na. Talo na kami pareho. Uh-oh. Dahil dyan, wala akong ibang question. Paghatian na lang natin yung prize. No? Yay! Prize song na pamaya. Yay! Wow. Okay. Mga Batang Superbook, nag-enjoy ba kayo sa quiz namin? Ha? Ha? Ano sabi nyo? Ha? Ano? Oo daw. Paano? Ano daw? Hindi ko naririnig. Ang hina. Ano sabi nyo? Oh, okay. Okay. Na-enjoy naman daw sila. So, the fact na nakita nyo yung questions, eh, ang aming quiz for today, naka-online na kayo. So, Kuya Miguel, invite mo naman sila. Naman ibang social media yes. platforms. Yes, ay, meron tayong mga social media accounts. Ito ha. Meron tayong Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Just only search at Batang Superbook. At kung meron kayong mga OOTDs habang kayo nanonood ngayon, just only use the hashtag SB Interactive at ipost na yung mga OOTDs at mga question sa amin ngayon. Okay. Yeah. Kaya dahil dyan, siguro, panoorin muna natin itong segment ni Yasmin. Kasi parang feeling ko napagod kayo. Talaga? Sige nga, para marelax na tayo. Pero ito, panoorin natin. Mahilig maglaro ng teacher-teacher ang 9-year-old na si Yasmin Hart. Kasama ang mga nakababatang kapatid na sina Jamboy at Haro. Math, ang paborito nilang subject. Gusto ko pong maging isang teacher paglaki ko. Pero kapag nahiwili sa pagiging teacher si Yasmin, aminado siyang ayaw niyang sumunod sa pinapagawa ng magulang. Nagdadabog man ako kaya ako parati magbantay. Isa, minsan ako maglinis tapos ako pa magbili. Isang umaga sa simbahan, nakapanood si Yasmin ng pambatang animated TV program, ang Superbook. Maganda po masyado yung Superbook, yung karakter din po ng Superbook. Mula nooy, sinubaybayan na ng magkakapatid ang Superbook sa telebisyon. Nang mapanood nila ang episode na The Test, tumatak sa isip ni Yasmin ang ginawa ng bidang si Chris. Gustong-gusto ni Chris po yung armor na laruan niya. Tapos gusto man din ng bata na nandun sa ospital ang armor, tapos binigay niya na lang. Kinaawa siya para magaling din agad. Natutunan ko po ang ginawa ni Chris na mapagbigay. Binibigyan ko po si Jamie kahit hindi niya ako binibigyan. Unti-unti ring may napansing pagbabago kay Yasmin ang kanyang mama Jeneline. Pag inuutusan, madali nilang utusan. Minsan, pag ako, alam niyang pagod ako, siya nang gumagawa doon sa bahay. Nagwawalis na siya kahit hindi inuutusan. Naghuhugas ng pinggan. Nagkaroon ng magandang ideya si Yasmin. Iniimbitahan niya ang mga batang kapitbahay upang sama-sama silang manood ng Superbook. Gusto ko pong pinapanood ng mga kaibigan ko yung Superbook para marami po silang matutunan tungkol kang God. Matapos manood, ay nagki-teacher-teacher sila. Ang subject, Superbook. May recitation pa sila sa tulong ng kanyang Papa Romar. Maganda rin talaga yung itatanong ka sa bata. At least na natatanim sa isip nila na ito pala yung dapat kong gawin. So natutuwa naman ako, nakikita ko yung changes sa kanila na alaki ng tulong ng Superbook sa mga bata na nakakapanood palagi. Kasi nare-realize nila kung ano yung aral na nakukuha nila. Yung the first Christmas, binigay ni Chris ang ticket sa bata kasi mapagbigay si Chris at matulungin. Sige muna, nasiya siya. Tunuro niya ang daan papunta kay Abraham at kay Isaac. Favorite ko po ang Superbook dahil po marami pong mga lessons na matutunan at magagandang asal. Wow! Yasmin, sobrang ikaw talaga is certified Batang Superbook. Nakita namin yung influence mo sa mga friends mo, ha? At natutuwa ako dun kasi talagang niyaya niya pa lahat. Tapos nanood sila, tapos may recitation pa sila sa house nila. Anong masasabi niyo yung mga kuya? Nakatawad nun, Ate Laika, no? Si Yasmin, tama ba yung pangalan niya? Mm-hmm, oh. Yasmin. Si Yasmin, nakita natin talaga kung paano binago ng Lord yung kanyang buhay. Correct. Kung paano siya natutong sumunod sa kanyang mga magulang dahil nakita niya kay Chris na ay si Chris mapagbigay, masunurin din. So dapat ko siyang gayahin. Correct. Kuya Adele, ikaw meron bang masasabi tungkol kay Yasmin? Aba, very good kang Batang Superbook. Dapat kang tularan ng lahat ng Batang Superbook sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. Correct. At dahil dyan,
di ba? Meron tayong question of the day. Question of the day na! Correct! Okay. O, sige. Ano yan? Okay! Ang question of the day for this episode na Queen Esther ay... What is your latest answered prayer from God? Sa Tagalog, ito ay... Chirin! Anong pananangin mo ang sinagot na ng Panginoon? Wow! Wow! Ang ganda! Question, ha? No, daming sasagot yan kasi maraming blinis ni Lord this week. Alam ko, hindi lang this week. Sa buong buhay nila, simula nung nakilala nila si Lord hanggang ngayon, alam ko, binibless kayo tremendously ni Lord. Ayan, ikaw nga Ate Laika. Ano bang mga... Meron akong answered prayer, pero hindi ko siya sabi ko to iba sa inyo. Iba naman, kalimutan mo na yun. Sabihin na lang natin na yesterday, kasama ko yung mga young girls na tinutulungan ko rin sa kay God. Tapos pumunta kami ng isang dessert house sa Quezon City, yung buffet dessert all you can, eat all you can dessert. Tapos kuhay kami nun. Tapos pagpunta namin doon, pumunta kami ng National Museum. Wow! Tapos? Dahil ang National Museum ngayon, mga Batang Superbook for the whole month of June, ay libre, walang bayad. Kaya pwede kayong mag-picture-picture doon. Wow. Pwedeng ma-appreciate nyo yung mga national treasures ng Philippines. Pwede mag-selfie? Pwede. Sa Espolaryum? Pwede! Wow! Totoo, sobrang ganda talaga sa National Museum. Yes! Wow! You should come. O invite naman natin yung mga Batang Superbook na sumagot sa ating question of the day. Paki-post yan sa ating SB Twitter at Facebook. At syempre, pwedeng-pwede din kayong mag-post sa Instagram. So kung meron kayong sagot dun sa ating question of the day, please paki-send na sa amin. At syempre, makipag-chat na kayo sa amin. Lalo-lalo na kung kayo ay nasa laptop or desktop ngayon. Yes. Very able kayo na makipag-chat sa amin dito. Sagot-sagot lang kayo. Binabati ko nga pala lahat ng Batang Superbook na naka-online na ngayon. Hello sa inyo dyan. Matyagang naghihintay every week. Maraming salamat po sa inyo. Siguro batiin natin yung mga naka-online sa atin. No? May 17 people na naka-online. Wow! Wow, 17! Hello sa inyo! Mag-round down tayo. Si Super Dave 28, Super Gilda, Super Grace, Super Ayer, Super Jason D, Super Mark Bondok, Super Power Koto, Super Pronix Assert, Super Sydney Rain, Super Tonton Tinin, Super 143053406 5. Pakipalitan po ang ating names. Click nyo lang yung pangalan ninyo sa pinakataas, tapos lalabas doon set name. Correct. Sa set name, ilagay na ninyo yung gusto ninyo maging pangalan sa ating Superbook chat box. At gusto ko rin batiin yung mga hindi naka-online ngayon pero nanonood sila, especially yung mga taga-Tanglao Evangelical Christian Church. Hello po sa inyong lahat. At yung friend ko na si Doga na nasa Turkey ngayon. Hello po! Hello Doga! Doga! Okay, si hello! Doga. So, tignan nyo nga kung meron na kayong mga sagot sa ating question of the day. Hanapin natin. Ayan. Hi po Kuya Adel, Ate Laika at Kuya Miguel. Pakibati naman po si Alisa ng Cavite. Ayun, pwede na ba yon? Happy birthday, Alisa! Happy birthday to you! Ayan, di natin pwedeng kantahin. Ayan, 50,000 ang lisensya ng happy birthday, kaya happy birthday! Uy, eto, meron na akong sagot. Okay, sumagot si Kuya Rain Reburiano. Ano sabi? Sabi ni Kuya Rain, ang panalangin ko na sinagot ni Lord ay ang restoration of relationship, forgiveness, at healing from my painful memories. Wow! Talagang makita mo na talagang painful ang Panginoon, dakila talaga siya nagpapagaling. May pagpapagaling na nagagana. Ang lalim. Correct. Ayan. Siguro, before natin basahin pa at maghintay pa tayo ng mga response ng Batang Superbook na online ngayon, mag-episode recap tayo, Kuya Adel. Ano bang nangyari kanina sa episode ni Queen Esther? Meron ba? Meron! Oo, may nangyari. Ang nangyari ay unang-una ay kung nandyan na ang ating picture, pakita na natin. Sa kabila pala. Ito. Sa kabila? Dito. Okay! Dito, ang unang nangyari ay si Haman ay nakipagkita sa King Xerxes. Ano bang ginawa niya? Sino ba kasi si Haman? Ano ba ni King Xerxes yan? Siya ay isang parang kanang kamay. Mataas na katungkulan sa kaharian ni King Xerxes at meron siyang say sa mga desisyon ng king. Pwede siyang mag-impluwensya ng mga pulisiya, ano ba yung mga policy, kunyari mga rules, ganyan. Pwede niyang sabihin sa king, "Oy king, feeling ko dapat ito yung ginagawa mo." Meron siyang kapangyarihan ng ganon. At pinakinggan siya ng king kasi sobrang tiwala sa kanya si Haring Xerxes. Yun ang unang nangyari. Kuya Adel, ano yung pangalawa nangyari? Aba, siyempre, yung mga sumunod na nangyari ay yung ipinadala ni Queen Esther si Hatach. Oo.
Ayan. Sa Tagalog, si Hatak. Hatak, sabi nila, Hatak daw. At ano ba ang naging role ni Hatak dito, Ate Likey? So, yung nangyari doon, si Hatak, ito ay isang trusted na katulong ni Queen Esther. Parang alipin, ganyan. Na nakakaalam, kanang kamay daw, sabi ng ating floor director. sabi nila. Ayan. De, pero yun nga, parang kung si King Xerxes may hatak, si Queen Esther may hatak. So, ganun. Mm-hmm. So, si Hatak, trusted niya at alam ni Hatak na Hudyo siya to start with. So, yun yung nangyari. Pinabalita ni Hatak kay Queen Esther na merong bagong rule ang king against the Jew, against dun sa mga kalahi ni Queen Esther. At ito yung ano eh, ito yung gusto nang ipapatay o ipaubos ang lahat ng lahi ng Hudyo dun sa land nila. Syempre nasa ano sila eh, nasa foreign land sila, and that is in Persia, di ba? Correct. At dun king si King Xerxes. Ano ba ngayon ang Persia? Yun ba ang Iran? Iran. Yes, Iran ang Persia ngayon. So kung kunwari, si Xerxes ang hari ng Iran, yung mga Jew ay wala sila dun sa Israel, nandun sila sa land ng Iran. Uh-huh. So doon nagkaroon ng decree ang hari nalala, ang lahat ng ano, ng lahat ng mga Hudyo ay kailangan ng ipapatay. Oo, kasi, pero hindi papayag si Queen Esther. Kasi Hudyo siya. O yan, ikwento mo nga. Alam ba ng king na si Queen Esther ay isang Hudyo? Hindi. Hindi alam. Ah. Hindi niya alam. Ayun. So okay. Ano nangyari after nun? Sinabi ni Queen Esther kay Hatak na, Hatak, kausapin mo ang aking pinsan na si Mordecai, na mag-fast sila. Una sinabi niya na parang nakita natin yung character ni Queen Esther, syempre nababahala rin siya. Oo. Kasi syempre hindi niya alam yung gagawin niya. Mm-hmm. And hindi niya rin alam kung magka-come out siya as Jew, kung tatanggapin pa rin siya ng king. Mm-hmm. But then, ang alam niya lang is that kailangan niyang gawin yung tama. Mm-hmm. So, nung sinabi ni Mordecai kay Hatak na bakit palagay niya ba pagka niligtas niya yung sarili niya, maliligtas siya forever. So, napag-isipan ni Queen Esther na may point si Mordecai na kanyang pinsan, kaya sinabi niya, sige, mag-fast sila at magpa-fast din kami at mi-meet ko si King. Ano ba yung fasting, Ate Laika? Magpa-fasting, ibig sabihin, nung Old Testament, hindi sila kakain ng tatlong araw, yung nakalagay doon kay Queen Esther. Hindi sila kakain ng tatlong araw dahil yung panahon na iuukol nila sa pagkain at sa paggawa ng trabaho, yun na iuukol nila manalangin sa Panginoon. Mm-hmm. Very important yung pagfa-fast kasi ito ay isang mataas na uri ng prayer kung saan yung mga katawan natin, yung time na dapat ay inilalaan natin sa pagkain, doon natin inilalagay yung prayer time natin. Correct. At upang mag-plead sa Panginoon, especially sa mga malalaking bagay sa buhay natin. At dito sa sitwasyon na to, sa sitwasyon ng lahat ng mga Hudyo, iniutos o ihiniling ni Queen Esther sa lahat ng mga Hudyo na magkaroon sila ng prayer time during dun sa mga dapat na panahon na kumakain sila upang ipanalangin sila at si Queen Esther na pag lumapit siya sa king ay hindi siya maipapatay o magalit ang hari. Alam nyo ba mga batang superbook na noong panahon na yon hindi ka basta-basta pwedeng humarap sa hari kahit ikaw pa ang reyna? Correct. Alam mo kung bakit? Kasi batang superbook, meron silang parang policy or polisiya kung saan ang lahat ay kailangan ipatawag muna ng hari bago ka humarap sa kanya. Ngayon, si Queen Esther, naglakas ng loob siyang lumapit sa hari upang ilabi o ihayag yung kanyang hangarin na huwag nang ituloy yung pagpaparusa na yon. At makikita ninyo dito ngayon sa aking gilid, yung si Queen Esther ay nakipag-meet sa kanyang hari. Asan ba? Ayan, tama. Ayan. Nakipag-meet siya sa hari. At sabi niya, ang magiging senyales niya ay kapag hinold ang scepter sa kanya, ibig sabihin, siya ay hindi mamamatay, kundi maililigtas siya. Correct. At ganun nga ang nangyari mga batang superbook. Hindi ba't sobrang tapang ni Esther na talaga namang sobrang ina-admire natin? Ikaw, Ate Laika, ina-admire mo ba si Esther? Oo naman, kasi parang sinabi niya doon, kung sa English, no, sabi niya, perhaps I am created for such a time as this. Ibig sabihin, alam niya lang yung calling niya or yung tawag ng Panginoon sa buhay niya na yun, nandun siya perfectly at the right place at the right time with the right power and influence para iligtas ang buong kahudyuhan. Diba? Yun ang nangyari sa kanya eh. And then, pagkatapos nun, Kuya Adel, na in-invite ni Queen Esther ang king at si Haman sa isang piging. Ano yung piging? Party! Feast, party, kainan, ganyan. Ang lalim naman kasi
Piging. Piging, ayan. So, yan ang unang gabi na sila ay kumain. At dalawang gabi yun eh. Dalawang gabi silang... Nagkakainan. Oo, nagkakainan. Sa pangalawang gabi, sinabi niya na merong evil plan na patayin ang Hudyo. Lipulin sila at patayin ang mga Hudyo. Nagalit yung king. Although sinabi niya na rin na ang aking mga kalahi. Diba? Binanggit niya yun eh. Mm-hmm. But then the king, siguro because of the favor that the Lord has given Esther, hindi niya na napansin, hindi din siya nagalit kung Hudyo man si Esther eh. Mm-hmm. Eh, queen niya yun eh. So nung sinabi niya, naggalit siya ng sobra-sobra. At sinabi niya, sinong taong yan ang gustong gumawa ng karumal-dumal na? Aba. Mm-hmm. Sinabi niya, ayan, si Haman. Ayan. So nung time na yun, kasama nila kumakain yun, naggalit ang king. At medyo violent yung nakita natin kanina. Mga batang superbook. Ako din nagulat ng pinanonood ko eh, na parang, ha, grabe, parang kinikwelyo na siya. Gano'ng nagulat? Oo. Ayan, natakpan yung ayan, mukha mo. Ganyan. Nagulat. So, nagulat yung king. Kasi parang, ha, ikaw yan. Hindi niya mapaniwalaan na ganun kasama si Haman. Mm-hmm. At ito yung malupit, Kuya Adel, Kuya Miguel. Mm-hmm. Si Haman ay naghanda pa ng parang isang higanting poste kung saan doon niya daw ibibitayin si Mordecai. Wait, kanina kayo nagulat to. Habang nagbabasa ako ng Bible, sabi doon, naghanda raw si Haman ng gallows. Oo, no? Yun nga yun. Yung gallows para daw kay Mordecai. Kasi nga parang galit na galit siya kay Mordecai. Sobrang galit siya, huh? Kasi si Mordecai hindi sumusunod sa kanya. Mm-hmm. Kasi gusto niya ng power. Gusto niyang sasambahin siya, feeling niya king siya, ganyan. Mm-hmm. So yun yung nangyari. So after nun, aba, syempre, in-expose na nga doon sa banquet si Haman. At syempre, nakita nga natin ang furious na Haring Xerxes. Mm-hmm. At syempre, nakiusap din si Esther para naman sa buhay ni Mordecai. Correct. Kasi syempre, pinsan niya yun eh. At hindi lang yun. Oh. Nakiusap si Esther na babaliin ang decree, magkaroon ng panibagong decree. Kasi nagpalabas ang hari ng decree na lahat ng Hudyo ay lipunan. Kasi parang, oo, para sa kanya, okay, yun kasi sinabi ni Haman eh, threat ang mga Jews sa ating bansa. So, might as well, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, susundin kita. Ikaw yung parang advisor ko, susundin kita. Pero nung sinabi ni Esther na hindi Haring Xerxes, pwede mo bang baliktarin ang iyong unang decree na ibinigay sa amin? So, nung time na yun, naligtas niya yung buong kahudyuhan at si Mordecai ay na talaga doon sa posisyon ni Haman. So, in short, bakit ba sobrang galit ng mga taong ito sa mga Hudyo? Bakit kaya? Nung panahon na yun, threat sila. At saka pangalawa, syempre, yung personal na ni Haman yun eh. Yung panahon na yon, personal ni Haman na galit siya kasi hindi sumusunod si Mordecai. Oo. Kaya kailangan, parang ano ba itong mga Hudyo na to, hindi natin mapasunod sa sarili nating bayan, kaya kailangan natin silang lipulin. So ibig sabihin pala, Kuya Gal, dati pa lang talaga galit na yung mga ibang tao sa mga Hudyo kasi feeling nila threat itong mga ito sa kanila, sa kanilang kapangyarihan, no? Ayan. Mm. So mga batang superbook, nakita ninyo na nagpray ang buong Israel yun para nag-pray and fast sila para kay Esther at para sa kanilang bayan. Correct. At kaligtasan. Sinagot ng Panginoon ang kanilang panalangin. Kaya tulad ninyo, meron din silang answered prayer. Kaya doon natin hilango yung ating question of the day. Meron na ba kayong panalangin na sinagot na ng ating Lord Panginoon? Yan, binabasa namin ngayon ang inyong mga sagot. Momento. Okay. Lagi nilang sinasabi dito sa akin sa Facebook. Sabi nila, sobrang dami, hirap isa-isahin. Kasi si Dad sobrang amazing and Dad ay nire-refer niya kundi si Jesus. Ayan. Sabi nung isa naman si Secret Gonzaga, yung course ko po, multimedia arts, pinag-pray ko po talaga na pumayag mom ko, ang mommy daw niya. Mm-mm. Kasi alam kong hindi, kaso nothing is impossible when you have faith in God's power. Wow. Tapos bigla daw niyang natuloy na alala at napapasmile siya habang nire-reminis yung kanyang pagpapalang natanggap mula sa Panginoon. It's good thing to go back to the things that the Lord has done for you, no? Mga batang superbook, pag tinignan mo yung mga bagay na sinagot ni Lord, either it be a positive yes, a negative no for you, but or a maybe or just wait. Maganda pa din na inire-recognize natin na lahat ng nangyari sa buhay natin ay kagagawan at may kinalaman si Lord. At may kinalaman yun sa grander, bonggang plan for you. Yes. So, babasahin ko yung response ng aking isang friend na nasa States ngayon, si Ate Rona. Sabi niya,
for me to travel to the US, and I got my US visa in one day. Wow. One day. One so, mga Batang Superbook, explain ko sa inyo, kapag kumuha kasi kayo ng US visa, kailangan mo magpa-schedule months or weeks before. Pero sa kanya, nangyari sa kanya, just Baka one day. Baka kaibang favor yun. Kayo mga blessing. Batang Superbook, ano pang klase mga favor ang natanggap ninyo mula sa Panginoon? Please, pakichat ninyo dito sa amin sa Batang Superbook at babasahin namin yan ngayon live. Sabi correct. Sabi ni Super Mark Bondok, ayan, please say it live. Aba. Ang panalangin ko na sinagot, ayan, tumaas na naman. Mm. Ang sagot ni Lord ay kahapon lang po dahil po isang gabi na umuwi sa probinsya ang mga magulang ko dahil namatay ang tatay ng nanay ko, which is yung lolo niya. Mm-hmm. Natutulog ako at napaniginipan ko na may mamamatay na mas kailangan ko. Tapos, nung tumawag ako kinabukasan sa cellphone ng mami at daddy ko, pero ang sinasabi lang, cannot be reached at na-intense ako. Na-intense siguro na ano siya, kinabahan siya. Ako, kaya pa ulit-ulit ako tumawag hanggang sa umiyak ako dahil sa pag-aalala. Tapos naalala ko yung panaginip ko, tapos umulan ng malakas, tapos nag-pray ako na iuwi niyo po ang mga magulang ko ng buhay, Lord. And this day, nakarating ng buhay ang mga magulang ko. Nag-boring na naman masyado, Mark. Wow. Siyempre, sinagot ni Lord ang iyong prayer at pinrotektahan ng iyong mga magulang sa pag-uwi ng safe kahit malakas na malakas ang ulan. Actually, kahapon, nasa North Luzon Expressway kami, yung kidlat at kulog parang hindi tumitigil sunod-sunod. Correct. Kaya feeling ko nandun yun sa side na yun nangyari yung nakita ni Mark, yung kung saan nanggaling yung parents ni Mark. And ayan, sinagot ni Lord ang iyong prayer. Meron po ba kayong mga prayers na sinagot ni Lord? Pakishare naman dito sa amin para mabasa namin ngayon online. Yes, kayo ba? Ati like, Kuya Adel. Meron ba kayong mga prayers na sinagot na ng ating Panginoon? Mas gusto ko munang malaman yung prayers na sinagot ng ating mga Batang Superbook. Magbabasa ako. Sabi ni Ann Cervantes, hello Ann, kasama ko siya dun sa sa victory group ko. Sabi niya, magkatrabaho. Tapos ang nakakatuwa dito, nung kasama ko siya yesterday, sanabi ko, talaga may trabaho ka na? Kasi pinag-pray namin yun sa group. Ang nangyari pala, nung morning na yon, natanggap siya ng trabaho. Tapos nakita niya yung post ko nung hapon. So parang excited na excited daw siya. Kuya Adel, napag-type niya, magkatrabaho, yun lang. Parang one sentence, yun na yun. May trabaho na siya. Ayan, tapos basahin din natin ang... Ito, sagot ng isang reporter ng CNN Philippines na isang kaibigan din, si JC Guntinga. Hello. Si Juan Carlo, hello, sana nanonood ka friend ngayon. Friend ko din siya. Hi, nagsali ako. Ay, friend ko din siya. Friend tayo ngayon na. O sige, fine. Magkakilala kayo. Ngayon lang, alam, di ba? Ang sabi niya, ang maging reporter at yung araw-araw na, Lord, please lead me to the story you want to be told. So, ayun. May binubulong si Kuya Boyet. Ano kaya yun? Sorry. Ayun, guys. Ayun, then nagko-comment siya, mukhang may answered prayer din si Kuya Boyet. Meron? Ayan, aba, syempre, marami siyang answered prayer. Ayan, ako naman siguro answered prayer ko, kahapon lang nag-pray ako na, Lord, make my day worthwhile. And bigyan ako ng pagkakataon to share and to donate blood for a dear brother dito sa atin sa CBN Asia. Wow, sino? Si Pastor Nat. Ayan. Oh. Ayan, so... Healed na ba si Pastor Nat? In Jesus' name, let's Jesus claim name, it. Yeah, let's claim it. Ayan. Ayan. So kasi, di ba, importante talaga mga Batang Superbook yung prayer. Sabi, di ba, sa madaming verses sa Bible na if you just believe God for it, He will give it to you. Sabi nga, sa isang quote na nakita ko sa nung Sunday service, sabi, pakita natin yan, a prayerless Christian is a powerless Christian. Totoo yan! Tama. Okay. Totoo yan! So, kung ikaw, sabihin mo, hindi naman yan nagre-relate sa akin eh, kasi hindi naman ako Christian. It's about time. Mm-hmm. Kasi, mapapansin mo, if you enter that relationship with the Lord Jesus Christ, things will not be really so easy. Hindi siya magiging madali, mga Batang Superbook, pero mas makakayanan mo kasi yung strength ni Lord ay talagang pupunta sa puso mo. Siyempre, magbabago ka na at mga bagay na hindi mo ginagawa o sinasabi dati. Meron ka ng kapangyarihang gawin yun kesa naman yung dati mong life na nakakapaminsala ka ng kapwa mo at nakakapaminsala ka sa sarili mo. Pero hindi ibig sabihin na nagkakaroon ka ng powers in your hands. Yes. Actually, it is the God's power that is in you ang magtatrabaho sa iyo sa pamamagitan mo in you and through you. Mm-hmm. At dahil doon sa kapangyarihan na yun, marami kang magagawa in life. Wow. And kaya ka nga nagiging able sa mga kinagawa mo o nagkakaroon ka ng mga kakayanan sa buhay
iyan ay dahil sa pagpapalang ibinubuhos sa iyo ng Panginoon. Sa kanya, dahil sa iyong paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon, binibigyan ka niya ng pagkakataon na i-exercise ang iyong faith sa bawat paraan na pwede mong gawin yung pag-exercise ng faith, like in struggles in life or pagtanggap sa mga biyaya na binubuhos sa iyo ng Panginoon. Alam mo, Batang Superbook, kung hindi mo pa nasubukan mag-pray, yung hindi ka bisado ha, yung prayer na galing sa puso, yung taas puso talaga na hindi kinakabisado lang, hindi yung binabasa lang. Alam mo, pag nasubukan mo mag-pray ng ganong klase, yung talagang parang nakikipagkwentuhan ka sa isang kaibigan. Joke lang. Okay. Ayan, joke lang. Nabilaukan lang talaga ako. Ayun, alam mo, mararanasan mo yung kakaibang experience na nagmumula kay Lord. Alam mo, mararamdaman mo that you are powerful also because the Lord has given you powers to cast out demons o kaya to declare blessings in your life and to the life of other people. Ayan. Ito pa, may sagot ha. May sagot si Ian Miranda. Ito from Tanglaw to. Sabi niya, pagpasa sa bawat pagsusulit sa school, thank you Lord kasi nakapasa na ako. Ayan. Wow. Ito na. Meron akong binabasa dito si Superiority. Sino to? Superiority. Sino taga dito ba? Si Kuya Eric. Ayan, sabi niya, andahiya ko daw. Kasi hindi ko daw sinabi yung answer prayer ko. Hindi ko mamwede po sabihin. Kasi surprise yun. So, sasabihin ko next week kapag nangyari na. Basta! Sir Derek, alam mo yun, sinabi ko sa devotion. Secret na natin. Ayan. Oh, so, si Sir Derek yun. Yung, hindi. Yung nag-chat. Hindi. Hindi ba? Ano ba yan? Ang gulo-gulo niyo naman. Hinahanap ko kasi sabi niya, adaya mo, super like. Ha, huh, bakit? Tas yun. Anyway, sige. At Agatek. Sige, basahin pa natin yung ibang mga response. Sabi ni Monica Santos. Hello, Monica. Good morning. Nanonood ba siya? Wow. Sana. Hello, Monica. Ang dami po eh. Isa po recently ay nakahanap kami ng bagong lilipatan sa isang village. Sabi ko, Lord, sa super init ngayon, bigyan mo kami ng bahay na mataas ang kisame. Ayun, binigay ni Lord maluwag na bahay at super taas ng kisame. Hindi niya maaabot, no? Oo, kasi medyo hindi siya mataas. Oy, ito pa. Gusto ko lang muna batin. Pwede mo bumati? Sige, go. Yun, binabati ko nga pala si Ate Caroline Tan Ong na taga Victory Yuba. Kasama ang kanyang anak na si Carl na nanonood ngayon. Good morning, Ate Carol. Good morning, Caroline. Yan. Ito pa, si Abby Makaraeg. Nakatutok din sila ngayon kasama si Tita Donna, si Clara, si April at saka si Carl. Hello po. Hello sa inyo. Naalala na akong answered prayer na ano. Di ba last week, wala ako mga Batang Superbook kasi Tacloban. Nagpunta ako sa Tacloban upang i-cover yung mga ginagawa ng Operation Blessing. Iyon ay kapatid natin sa ministry doon sa Tacloban. Alam niyo nung pinadala ako doon, sabi ko, Lord, magbe-birthday na yung wife ko sa Sunday, pero wala pa kaming ihahanda. Sabi ko, ano kaya ang pwede kong gawin? Ngayon, yung isang shoot namin, nagpunta kami doon sa demo farm. Napakaganda ng demo farm natin. Ibig sabihin, may farming tayo doon sa Tacloban na ang beneficiary ay yung mga nasalanta ng Yolanda at Ruby. Mm-hmm. Tapos nakita ko, tuyo na yung mga halaman ng kamatis. Pero may mga bunga pa na sun-dried. Alam mo, sabi ko, pwede kong pang-pick ito. Pero sabi ng mga tao doon, hindi na daw yun, itatapon na. Sabi ko, hindi pa to, pwede pa to. Nag-pick ako ng mga kamatis. Cherry tomatoes, di ba? Yes, 3 kilo yung nakuha ko. Tapos binigay na lang nila sa akin kasi sabi, hindi naman na daw nila i-harvest yun para ibenta. You know what? Nakagawa ako ng spaghetti marinara, ng pandesal pizza. Tapos yun na yung hinanda namin para sa birthday ng wife ko. Ayun. So yun, na-enjoy namin. At saka nakagawa pa ako ng isang uri ng pasta. Ayun, di ba? Sobrang thankful. Thank you, Lord, talaga. Babasahin ko lang yung comment ni Super Grace ha, tungkol sa prayer. Sabi niya, prayers are not like shopping list with items that can be ticked off. If you remember that a prayer is a conversation with God, you will see God respond every day. So tama ka dun, Super Grace, no? That's a big, big amen. Kasi yung prayer naman natin, di ba nga sinabi sa Bible, the Lord knows everything that you are going to say. Lahat ng lalabas sa bibig mo, alam niya pa yon. Pero ito yung mga tanong alam naman pala ni Lord yung prayer ko, ba't kailangan ko pa mag-pray? Mm-hmm. Very tricky, no? Kasi kailangan natin mag-pray dahil kailangan natin i-confess yung paniniwala natin kay God na kaya niyang i-deliver yun sa atin, kaya niyang bigay yun. Mm-hmm. And number two, ito yung pinaka-importante is that kapag nag-pray ka, makikita mo na kapag nasagot yun, si God lang yung may gawa nun. Kasi kapag hindi ka nag-pray, tapos nangyari, sasabihin mo na naman, glory to me. Mm-hmm. Ang galing ko kasi,
ano to eh, kagalingan ko kung bakit ko nakuha itong bagay, kung bakit ko nakapasa sa exam, nakapasa. Panginoong Laika. Panginoong Miguel, Panginoong Adele, Panginoong Luksan, Panginoong Alice, di ba? Hi, Mang Alice, kung nasan ka man. Bida ka na naman ngayon. Ayan. So, ganun. Pag hindi ka nag-pray, ang focus mo lagi yung kakayanan mo, yung sarili mong kakayanan. Pero pag nag-pray ka, you are acknowledging that there is a higher someone, a creator, someone that is in control of everything. Yeah. Na nagpe-favor sa'yo. Bakit? Ganito yan. Ibig sabihin, handa ka nang ma-receive yung pinagdasal mo. Wow. Number two, pag hindi mo siya nakuha agad, ibig sabihin, the Lord is just pruning your character. Ano yung pruning? Hinahanda ng Lord yung character mo. Hindi kanya bibiglain kasi he wants you to be prepared for that blessing. Hindi yung bibigay niya, tapos masasayang mo lang. At ito yun, mga batang superbook ha, kapag pinilit mo ang isang bagay na hindi pa tama ang panahon, mahihirapan ka lang. Para lang yun kapag ka ang isang prutas na hinog sa pilit, yung bang hilaw pa siya, tas pinitas mo na, tas hinihintay mo siyang mayroon. Hindi siya sobrang kasing sarap ng mga prutas na nahinog talaga siya. Ayan. Mula doon sa pulo. Ayan. Kaya nga yun, yung katulad si sabi ni Kuya Adel, nagkakaroon lang ng konting technical difficulty. Yun nga daw, kapag hinog sa pilit ang isang bagay, hindi siya pwedeng basta-basta na lang na iano natin, ipipilitin natin. Kasi kunyari, yung mangga, Kuya Miguel, di ba? Yung mangga, kapag kinain mo na kinalburo, parang chemically na nahinog, maasim. Kaya nga sabi, di ba, God's timing is perfect. Uh-oh. Hindi lahat talaga minamadali, eh, no? Lahat talaga nasa perfect timing ng ating Panginoon. Ito pa, sabi ni Sir John Valentosa, kami po yung nanonood, kasama ko po si Altea Saira. Pamangkin niya ba ito? Yung pamangkin ni Siren. At saka si Kuya Rain, ulit niya raw narinig kanina yung bate. Hello, Kuya Rain. Okay na. Ayan, okay. Magbasa tayo ng iba pang mga comments dito. Sabi, meron akong friend, si Cyril. Alright. Diba, tinanong ko, ano ang sagot ni Lord sa iyong palalangin? Sabi niya, ikaw, ha 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 ha. Wow. Ang kulit, di ba? Ito, mas lalo to si Super Sydney Rain. Ang sabi niya? Aba, greet me, tas invite daw natin yung mga tao na manood ng hashtag Wagi. Totoo yan. The live TV special on the 700 Club Asia sa June 15 at June 19. Wow, Sydney Rain! Wow, support. Hindi ka lang pala support. Nagpa-follow ng Batang Superbook, kundi ang lahat ng CBN Asia Ministries. Maraming salamat sa'yo, Batang Superbook. Astig ka. I-promote mo din sa Facebook mo yung hashtag Wagi Telethon natin next week. Uy nga pala sa mga batang Superbook na ngayon lang tumutok, mayroon kami question of the day at ang tanong namin ay ano ba yung panalangin na sinagot na ng Panginoon sa'yo? So pwede mo siyang i-share sa amin ngayon at babasahin namin ang sagot mo. At dahil dyan, sumagot na si Caroline Tan. Oh, hello, tigarong ulit. Sabi niya, our latest answered prayer, we've been praying for a tricycle service for Carl's school, Carl's schooling given that they will return Mama in our house without additional fee. We think this is impossible, but God made this possible last Saturday before start of the first day in school. Wow! Answered prayer talaga. Ang saya, no? We rejoice with you sa inyong mga answered prayer, katulad ni Super Hilda. Sabi niya, sa akin po, Super Gilda, sa akin po, yung best friend ko po, may sakit po siya sa puso. Ayun. One night, inatake siya. Natakot po ako dahil kung magsalita po siya, parang mawawala na po siya. Tapos the whole night po, pray lang ako ng pray. Tapos kinabukasan po, nakita ko siya sa school at okay naman po siya. At nawala na din po ang kanyang sakit. So thankful po kay God. Wow! Thank you, Lord! Diba? Sobrang dami ng active nating mga batang superbook ngayon sa chatroom, ha? Nako, nag-e-enjoy pala kayo. Invite naman ninyo yung inyong pang ibang friends na mag-join sa ating chatroom next week. Na para every week, palago ng palago at palaki ng palaki ang ating Superbook Interactive Family. Yes. Okay. At binabati ko rin para si Ate Jupi Orlana. Siya yung nakatutok yan. Kakatutok lang niya. Hello, Ate Jupi. Hello. Basahin ko rin yung response si Jocelyn Enrique. Sabi niya, number Jocelyn one. Jocelyn Enriquez. Baby, do you miss? No. Oh, may lisensya yan. Enrique. Sabi niya, number one, nakilala ko na ang lalaking inilaan ng Panginoon para sa akin. Wow, congratulations, wow. Jocelyn. We rejoice with you. Yes. Me and Loxan rejoice with you. We will believe someday. Okay, number two. Ikakasal kami next year, May 21, 2016. Yes. Thank you, Lord. Ikaw number din. Three.
I passed the LET, the licensure examination for teachers. Let exam. Tapos, wow. Four, I have a permanent job as a teacher. Wow! Lahat ng sinagot. Five, I have tutorials as source of extra income. Sabi niya, sa lahat ng ito, nais kong ibalik sa Panginoong Jesus ang lahat ng papuri at pasasalamat. Walang imposible kay Jesus. Amen! Ito naman, may nag-post ng tungkol sa episode natin kanina. Ano sabi? Mm. Esther's story is one of my favorites. It taught me courage and to make a stand. Since then, I faced a lot of situations where I needed to be courageous enough to speak up. I realized I was born in such a time as this to do certain purpose which contributes to God's overall plan. Wow. At ang nag-post ay ang aking asawa. Ang iyong beautiful wife. Nanonood wala siya ng Superbook anina. At ganun-ganun din yung sinasabi mo dito eh. Do the right thing even when it is hard. Yes, totoo yan. Yan ang nakita natin sa buhay ni Esther, di ba? Kasi parang kahit na nakataya ang iyong buhay, it always pays to do the right thing kasi hindi mo alam kung anong impact yung maibibigay mo sa mga taong nakatingin sa'yo. Mukhang ito na ang oras para i-announce natin kung sino kaya ang hero of the day. Naku, sino kaya ang ating hero of the day? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino? Wait lang, hintayin natin yung mga response nila sa chat box. Na-delayed ng mga onting minuto. Ayan, sino kaya? Sino kaya? Chin! Si Queen Esther! Hail the Queen! Mabuhay Israel! Ayan. Mabuhay si Esther! Mabuhay ang Israel! Okay. Walang himala. Hindi, meron. Yun ang himala. Yes, dahil nag-push sila. Ano yung push? They prayed until something happens. Parang yan yung hashtag wagi ng 700 Club Asia. Sa Monday na yan, 11 o'clock hanggang 12 midnight live kami. Ayan. Yes. Kasi last week yung push natin, yung pray until something happens, na prayerthon. Pero pwede pa rin naman ipagpatuloy yan. Pray lang tayo ng pray para sa bayan at sa Israel. Correct. Ayan. So, super truth. Ano ang super truth? Chanan. Yes. There is power in prayer. Aba, totoo yan, mga batang Superbook. Natutunan natin yan sa kwento ni Esther. Next, ano ang ating super verse? Ayan o. Super verse. Be strong and let your heart take courage. All you who wait for and hope for and expect the Lord. Yeah. Psalm 31 verse 24, ulitin natin. Be strong and let your heart take courage. All you who wait for and hope for and expect the Lord. Mm-hmm. So, yan, wait, hope, and expect the Lord. Yeah. Mga batang Superbook, whenever you pray for something, expect God to answer. Mm-hmm. And believe God that whatever answer na ibibigay niya sa'yo, that's His best for you. Ayan. Huwag mong pipilitin kasi masasaktan ka lang. Alam mo, dahil sa ginagawa ni Ate Loxan ngayon, bigla ko nagka-idea, mga batang Superbook, next week, we invite you to bring a notebook. Tapos doon yung isusulat yung mga bagay na natututunan ninyo dito sa ating Superbook Interactive para pwede ninyong balikan yung ating mga lessons. Correct. Kasi there are times na, syempre, wala ka namang oras para manood pa ng isang buong episode para maalala kung ano yung pinag-usapan natin dito. At least nakasulat na. Tulad nun, sinulat ni Ate Loxan na yung, ano daw yun, expect, wait at saka hope, ayun, oh, di ba? Wow. Tsaka you should pray kasi there is power in prayer. Tinitake note niya yun, di ba? Correct. Parang nasa classroom lang tayo, nagtitake notes ka para maalala mo, para pang nag-review at mai-apply din sa buhay. Yes, kaya sabi natin, Carol, sabi niya, katuwa naman ang interactive session niyo. Wow. Ikaw, Kuya Miguel, ano bang mako-comment po dun sa ginawa ni Esther for the whole of Jews? Sobrang brave niya. Ang tapang niya na hindi, kumbaga, hindi niya na inisip eh. Hindi niya na naisip na maaari ako mapahamak dito. Pero ang sabi niya, hindi, gagawin ko to para sa Panginoon at para sa mga kapwa ko Hudyo. At ganoon siya ka-brave. No, mga batang Superbook, sana tayo din, maging brave din tayo na mag-stand sa katotohanan at mag-stand tayo sa truth na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Tama yan, Kuya Miguel. At kung gusto niyong mabasa ang entire story ni Esther, punta lang kayo sa Superbook Bible app, Kuya Miguel, habang hinahanda niya. Pwede rin kayong mag-Google. Kung napapanood niyo to, ibig sabihin may internet connection kayo, pwede kayong mag-Google sa Esther. Yan, no? Makita niyo doon ng lahat ng adventures ni Esther, ni Mordecai, ni Haman, ni Hatak, si King Xerxes, andun din. So, mabasa niyo kung ano yung nangyari kay... Wow! Superbook! Ayan o. Kay Queen Esther! Nandiyan, maikli lang yan mga batang Superbook, hindi kayo maiinip. Kapag nabasa ninyo yan, ako napakaganda, pwede ninyong basahin in
CEV or Contemporary English Version or NLT or New Living Translation. Actually, yes. Yung ato ata natin naka NLT, yes. Naka New Living Translation. Very madali siyang maintindihan at, kahit ng mga bata. At kumpletong-kumpleto to ha. Merong Bible, merong Bible Q&A, may games, may DVD club, may daily quest, may photos and videos, may Bible profiles, and want to know God, merong salvation. Number one pa rin ba tayo, Kuya Miguel? Yes, number one pa rin tayo sa App Store. Age 10 to 14 years old. Yay! Number 1 pa rin ang Superbook Number 1 app. Pa rin po ang Superbook app. Congratulations sa ating lahat, mga batang Superbook. Naku, parang it's time na kasi nanginginig na yung tuhod ni Ate Laika. Gustong-gusto niya nang gawin to What? Last week pa. Ano What? Yan? Ano, tara na. Let's do this. Let's do this. Gizmo! Gizmo! All right. Gizmo, hello. Welcome here. Namiss niyo ba si Gizmo? Ayan, oh. Nauna lang to sa akin sa Tacloban. Oh, sorry. Ay, sumunod eh. Dito ka, dito ka. Ayan, ayan. O sige, dito tayo. Yan o. O, di tama dyan ako. Tama, dyan ka. Mga batang Superbook, ready na ba kayo sumayaw? Ready na. Yes. Ayan na. Wala tayong Superbook. Gusto niyo ba ng mga answered prayers, mga batang Superbook? Pwede rin namin kayong samahan kasi sabi sa Bible, whenever two or three are gathered in His name, I am in their midst. At alam niyo, kapag nandyan ang presensya ng Panginoon, masarap manalangin. Correct. At nako, naririnig niyang tunay ang ating lahat ng mga sinasabi. Ganito, mga batang Superbook, pwede kayong tumawag sa ating mga hotlines dyan sa baba, 542-6598, 810-7717 at 810-7176. Pwede namin kayong ipag-pray. Hindi naman kami. Pero meron tayong mga batang Superbook dyan na pwedeng sumagot sa inyong mga tawag. Kung meron kayong mga prayer concerns na hindi natin pwedeng pag-usapan sa chat, tawag lang kayo. Correct. Nako, kahit mga parents niyo pwede rin silang tumawag dyan at pwede kayong magpa-pray always. Ayan. Ayan. So, i-plug din natin siguro yung ating mga cellphone numbers kung nandiyan na. Okay. Exit lang sa ako. Smart as 0918-374-9282, Globe 0915-1496-129 at sa Sun 0932-724-2125. Yes. At ipopromote natin ng isang set. Ayan. Ayan ang set ng Superbook episode 2, season 1, episodes 1 to 13. Ayan, available well, na yan. Siya. Available na yan. Alam na nila kung paano kumuha niyan. Yes. At syempre, June na kaya! Yeah! Yay!
ilang araw na lang, hindi kami magka-countdown, mabubulaga kayo, lalabas na sa market. Oo. Uh-huh. Actually, may website na yun eh. Ah, talaga ba? Indonesia.org/ Nakalimutan. O, basta yun. O, nakalabas na. Ayan, nandyan na ang ating mga favorite Superbook characters. Nandyan si Chris, Joy, and Gizmo. The Gizmo 1981 version. And si David, Goliath, at saka si... sino pa ba yan? Si Pharaoh at saka si Moses. Si Joy Pepper. Hey, Joy Pepper. Okay. Si Chris Quantum. Yeah. Si Phoebe nandyan din. At meron din tayong mall show. Tama ba? Meron! Uy! Oh, July 19. Pwede na ba i-announce yan? O, basta, abangan ninyo kung saan. Basta meron tayong mall show. Magkita-kita tayo, nandun kami. Nakuha, anniversary ng Superbook. Exciting! Happy anniversary, guys! Hindi pa, hindi pa. Wala pa. July 19 pa. Abangan nyo kung saan kami pupunta kasama ang buong gang namin. This is the biggest and the grandest Superbook ever! Yes! Have to stay tuned for it because it's gonna be so awesome! Yes, oh, yeah. At napakaraming, sobrang daming mga guests from ABS-CBN na artists. Wow! Thank you, ABS-CBN. We're so excited about this, yes. Di ba? Yes. Di ba, Gizmo? Ayan. Excited ka na ba? Atir! Yun! Alright! Naku, napakadami naman. Pala, oh, kung mayroon sila mga email address, pero pwede tayo magpa-pray sa, yes, sa amin. Just only send sa pray for me. At? Pray for me at batangsuperbook.com. Ayan. Ayun ba yan? Yun! Sige na, magpasalamat na tayo. Maraming salamat sa mga Batang Superbook na tumutok ngayon. Next week, aabangan namin kayo kasi kakaibang kwento ang ating mapapanood. Ayan, meron bang preview? Walang trailer. So, surprise! Surprise. So, panoorin nyo na lang ang aming music video. Paalam mga Batang Superbook! Bye-bye. God bless you! Wow! Bye. Mabuhay ang Pilipinas! Happy Independence Day! Say